Umabot sa halos 200 ang namatay sa buong Estados Unidos sa loob ng isang araw dahil sa COVID-19 sa pinakabagong datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Ito ang unang pagkakataon na umabot sa below 300 ang mga nasawi simula noong Marso ng nakaraang taon. Tumataas naman kada araw ang mga nababakunahang mamamayan kung saan umabot na sa 53.4% ng population ang nakatanggap ng at least one dose ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Dr. Rochelle Walensky ng CDC, ang pagpapabakuna pa rin ang magbibigay daan upang bumalik sa normal at matalo ang virus. These numbers make it clear. Getting vaccinated gets us back to normal. It's the best way we have to defeat this virus and to get everyone back to gathering together safely at weddings, sports events, and travel. Everyone in the United States ages 12 and older is eligible to get vaccinated. Noong 2020, ang coronavirus ang pangatlong pangunahing dahilan ng pagkasawi sa Estados Unidos, sunod sa heart disease at cancer base sa datos ng CDC. Subalit ngayong taon, batay sa ulat, mas marami na ang namamatay sa aksidente, chronic lower respiratory disease, stroke o Alzheimer's disease. Samantala, ayon sa isang public health expert, ang pagbaba ng rate of infections at deaths sa Estados Unidos ay isang public development. Gayunman, nagbabala pa rin ang mga eksperto na may posibilidad pa rin kumalat ang coronavirus at mag-mutate dahil sa low vaccination rate sa ibang estado. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.